Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Likas sa mga Pilipino ang pagiging maka-Diyos. Naging sandigan na nga sa buhay ng bawat Katoliko ang pananampalataya sa iba't ibang patron. Sa Barangay Kutud, Angeles City, Pampanga, itinuturing nilang patron si Apo Isko. Marami na raw kasing nagawang milagro sa lugar si Apo Isko. At isang umano sa hindi malilimutang milagro ng mga deboto rito ay nang pumutok ang Mount Pinatubo noong 1991. Dahil umano sa pananalig sa patron, walang nasirang struktura at walang nasaktan sa lugar. Naniniwala ang ilang residente na pinoprotektahan sila ni Apo Isko sa panahon ng matinding sakuna. May mga ilang residente rin na gumaling ang karamdaman sa tulong ni Apo Isko, bagay na mas nakapagpatibay sa debosyon at pananampalataya nila sa kanilang patron. Ayon naman sa Simbahang Katolika, walang masama sa paniniwala sa milagro. Sa anumang pagsubok sa buhay, nariyan lagi ang puong may kapal upang malagpasan ang mga ito. Kaya't mga kapuso, napaka-importante ng pananampalataya sa Diyos dahil siya ang nagbibigay ng lakas ng loob at pag-asa sa ating buhay. Ngayong umaga, inspirasyon ang hatid ng 70 anyos na si Ginang Aurora Hokson na isang deboto ng San Francisco de Javier o ang itinuturing na patron sa Barangay Kutod, Angeles City, Pampanga na si Apo Isko. Maya paabak, Nanay Aurora, and welcome po sa Mornings with GMA Regional TV. Maya paabak mo naman po. Nako, Nanay, salamat po sa inyong oras ha. Kamusta po kayo at ang inyong pamilya? Maya po, ma'am. Dumaan nga po sa matinding pagsubok ang inyong pamilya kung saan nga po ay na-ospital po kayo at nagkasakit. Anong mga sakit po at komplikasyon ng mga ito, Nanay Aurora? Nag-grabe po ako. Nakuna po noong 1979, kapapanganak ko lang po. Dinala po ako sa Macabari Hospital sa San Fernando. Tapos po, sabi nila, in-ultrasound po ako at saka lang po ginawa ng doktor doon, o-operan daw po ako kasi manipis daw yung bituka ko para may tumutubong kamunting sakit na dapat po sa medicine lang makukuha, hindi sa herbal. Nung mga oras po ba na yun, pumasok po sa inyong isipan na malalagpasan niyo po ang pagsubok na yun? Ayun po. Kasi po, sa isip ko po talaga kasi hindi ko po nakakalimutan yung una po sa itaas. Tapos pangalawa po yung malapatron namin dito kasi ako mismo. Talaga po mula nung naisip ako na yun ito, marami na po akong nasaksyan sa mga nangyayari po sa amin. Na alimbawa po, madam, may ano dito, yung mga kubunoon, yung NPA, saka yung mga sundalo. Pero hindi po nagaganap sa amin. Sa labas lang po lahat, sa bukid o sa tabi ng aming bukid. Pero sa loob po nitong aming barangay, wala po. Wala po nangyayari. Kasi po parang kinakabos po kami ni Atwis po. Kami pong lahat dito. Yes. Marami po dyan. Nagandang milagro, ma'am. Marami. Para sa akin lang to. Yes po. Ano-ano naman po yung mga ginawa ninyo para maipagumot po ang iniinda ninyong sakit, Nanay? Ay, marami po. Yung mga nakupat ka, yung asawa ko, nagtatrabaho sa bukid, may palayon pong konti, may tumong konti. Yung mga nakupol, nagtitinda ng mga alba, kamute, o yung talbos ng kamute, yung sitaw. Para po yung paggamit ko sa gamot, pag nagpapatingin po ako sa kay Amado Garcia, o maraming po akong nagpunta ng hospital na hanggang. Talagang hindi po umaalis yung sakit ko. Hanggang po gusto ko ng sumuko kasi pahit na pahit na po ako, malaki na lang yung mata ko noon. Tapos nung dinala po nga ako sa Macabari Hospital sa San Fernando, sabi po nga nung to, kailangan po obserba na ako, ma-opera po ako. Kasi parang may tumutubo na bukol daw at saka yung parang may pula daw silang nakikita kong ayun ko ba kung anong nasabi po nila madam na mamaga daw. Gaano po kayo katagal nakipaglaban sa inyong sakit, Nanay Aurora? Ay, matagal po madam. Kasi, pero hindi po ako ayun po, hindi po ako nakakalimutan po. Kung gusto mo na po akong kunin,
puri naman na po ako para hindi po ako maghihirap. Para hindi na po kami gagastos ng malaki. Pero sabi ko naman po, alam ko naman po kung yung mga anak ko naaalala ko. Sabi po ng kapatid ko, kasi pag lubos yung pananampalataya mo, walang imposible. Mayroon po yung madami yun yung tatanong. 23 years akong naghihirap talaga. Na akala ng mga anak ko tsaka ng kapatid ko. Wala na talaga ako. Pero ako po hindi ko nakalimutan yung salitang at saka yung malapas na nandito. Alam ko, kailangan ko po mabuhay. Alam ko sa mga anak ko. Sabi ko pong ano. Ayun po, ngayon po, madam mo. Tsaka talaga pong ako. Taos po luha po ako naman nananampalataya. Una po sa mahal na po. Pangalawa kay Agnes ko talaga. Piyagroso po siya talaga. Nanay, matanong ko na rin po ha, gaano o ilang taon na po kayong deboto ng San Francisco de Javier o si Apong Isko? Ay, matagal na po. Wala po nung inano sa saan. Marami po yan. Marami po yan. Mga po namin dito sa bari ko to. Yung bisitas pa yung pangarami pa po siya. Kasi maliit lang, parang kumukubo lang na maliit. Kawayan lang po yung ano ng mga mahal na po koon. Tapos po, yung mga sato rito, marami po sila. Kung naisipan nung isa namin pong matanda na rito, yung pangalan niya, Delphin Dungka, sabi niya, bakit ang dami natin poon? Kailangan isa lang, sabi po niya. 9 years old pa lang po ako ng madam. O ngayon po, mayroon kasing tubig dito, yung sapa, pinaliliguan ng mga bata. Puso po yung sapa ba? O, tapos po, lahat ng mahal na poon, inarubog po doon. Milagro po nga, lahat po, kasama niya, may lumitaw ng mga anay, lumubog po sa tubig eh. Pero si Apong Isko po hindi lumubog. Kaya yung pong kinuha namin bilang mga anak po dito sa aming barangay Puton. Na noon hindi po ka barangay ito, Baryo Pantawag, Baryo Puton. Angeles Mampanga, ang tawag po dito noon. Panghuli na lang po Nanay Aurora ha, ano po ang mensahe niyo sa lahat, lalo na po ngayong Kwaresma? Ang mensahe ko po, sana po yung mga nakakalimot sa kanya, kasi po parating na yung Kwaresma. Sana po magbalik-loob sa kanya at manampalataya uli yung nakakalimot. Kasi po, kahit ano pong pagsubok ang gawin ng mga napuon o sa ating lahat, hindi po natin sa dapat kalimutan kasi pagsubok lamang po yun. Kung hanggang saan tayo mananampalataya o mananalig sa kanya. Yan po ang karanasan ko. Kaya tinatawagan po lahat ng life po ito, huwag bumitaw hanggang wakas. Tutulungan po niya tayo, huwag ninyo tayong pababayaan. Opo, maraming salamat po Nanay Aurora sa inspirasyong hatid niyo sa aming lahat ngayong umaga. Ingat po kayo and God bless po. Opo, pasisya na kayo po madam. Ito lang masasabi ko, kahit pa ulit-ulit na lang po, sana po itong may pararating po sa iba nating mga kababayan, manalig, huwag makalimot ngayong Kwaresma na pa naman. Sana po talagang manampalataya sa kanya kasi po itong Kwaresma, yan po ang malaking sakrapisyo ng mga napuon sa atin. Para po hindi na siya nagpakita ng milagro, para po siya ipapakita niya yung talagang, siya talaga siya, dapat natin talagang ngahan at sambahin dito sa babaw na mo. Maraming salamat po, madam. Salamat po.